atin ang West Philippine Sea and all its resources. Napatunayan na yan sa arbitral ruling sa The Hague. Kaya maugong na issue kung dapat bang ituloy ang Philippine-China joint exploration sa West Philippine Sea. Ano ang paninindigan ng mga presidential candidates dito? At ano ang implikasyon nito sa ating bansa? In 2018 nang magkaroon ng Memorandum of Understanding para sa joint development on oil and gas sa South China Sea. Ngunit wala pang terms of reference na siyang tumutukoy sa magiging structure ng joint exploration, kabilang na ang pagtatakda ng layunin ng proyekto. It's a memorandum of understanding, so it's more of an indication of the intention, no, of the two governments to actually cooperate with one another as far as exploring resources in the West Philippine Sea is concerned. Assuming they found the proper formula, then ang dapat na mangyari is that the petroleum exploration should be conducted in accordance with a program that the two parties will agree on. Where the resource will go, who will bear the costs, who will buy the resource, who will profit from it, and how the benefits of the resource will be divided, etc. All of that will then have to be negotiated by them. May mga hakbang para magkaroon ng joint exploration mula pa noong administrasyon ni Arroyo hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Duterte. Kaya ngayong eleksyon, malaking tanong sa magiging susunod na leader ng bansa. Payag ka ba sa panukalang joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea? Si Vice President Lenny Robredo gagamitin daw ang Hague ruling para bumuo ng Coalition of Nations dahil kailangan pa ring harangin ang ginagawang militarization ng China. Si Senator Ping Lacson naniniwalang kailangan ng balance of power sa pagitan ng China at Pilipinas. Si Senator Manny Pacquiao hindi raw magpapabuli sa China at ipaglalaban na may karapatan sa West Philippine Sea ang bansa. Para naman kay Manila Mayor Isko Moreno, sisiguraduhin niya ang food security ng mga mangingisda sa pagpapaigting ng presensya ng Pilipinas sa disputed maritime waters. Habang iginiit ni Labor Leader Leody D. Guzman ang independent policy in relation to China at US, gusto niyang gawing economic zone ang West Philippine Sea at hindi isang military base. Si Bongbong Marcos naman, sa SMNI presidential debates, sinabi nitong kung sa pakikipag-usap pa lang ay tanggapin na ng China na atin ang West Philippine Sea, uumpisahan daw agad ang joint exploration. Hindi naman pabor sa kasunduan si Dr. Jose Montemayor na puputulin di umano ang anumang relasyong meron ang Pilipinas sa China. They have to know that any kind of arrangement must always be subject to the Philippine Constitution and Philippine law. So even if they want to partner with China, that partnership must be in accordance with law, and that should be on the same terms and conditions as our existing partnerships with other oil companies. Ano ba ang kailangan i-explore sa South China Sea? Ayon sa mga pag-aaral, tinatayang mayroong nasa 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 billion barrels ng oil reserves ang makikita dito. Pero sa US Geological Survey noong 2010, may another estimated 5 to 22 billion barrels of oil at nasa 70 hanggang 290 trillion cubic feet of gas pa ang nananatiling undiscovered o hindi pa na-explore. Ayon naman kay Professor Herman Kraft ng UP Political Science, bagamat may iilang mga datos, hindi pa tuluyang natutukoy ang kantidad ng mga oil at gas reserves na nasa West Philippine Sea. There was this seismic joint agreement that was entered into by China, Vietnam, and the Philippines during the time of President Arroyo, no? What is interesting about that Jimsu, that particular exploration, hindi talaga lumabas kung ano yung naging findings. In fact, yun nga yung isang naging issue about that particular project with China, no? Parang there was just this sense na parang tayo-tay na lugi doon sa anong yon, because we're not privy to what was actually found out. Pero may datos ang China National Offshore Oil Company o CNOOC, ang Chinese company na kabilang sa Joint Memorandum Seismic Undertaking noong 2005 to 2008 para magsagawa ng exploration ng hydrocarbon resources sa Reed Bank.
Ayon sa CNOOC, sa bahaging ito, may humigit kumulang 17 billion tons ng oil at 498 trillion cubic feet ng natural gas. Sasapat daw ito para sa mahigit isang siglong gas requirement ng China. At higit na masasapat sa kakulangan ng energy resources ng Pilipinas. Pero ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang anumang resources na nakapaloob sa exclusive economic zone ng isang bansa ay pagmamay-ari at pakikinabangan ng naturang bansa. Dito nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pinapangatawa na ng China na bahagi ng kanilang 9-dash line ang buong South China Sea, habang pinaninindigan naman ng Pilipinas na pasok sa exclusive economic zone nito ang Reed Bank. Simply stated, China does not want the Philippines to be exploring for petroleum or exploiting petroleum resources in the West Philippine Sea without its consent and participation. From 2011, they have been actively opposing the grant of any concessions by the Philippines to any other petroleum company to conduct petroleum exploration in the West Philippine Sea. So, because of the disputes flaring up, especially after 2012, the Philippines restrained itself from conducting any petroleum exploration, even though it had already granted several contracts. They had this moratorium. Kaya noong Aquino administration, hindi pinayagan ng Pilipinas ang joint development with China. Taong 2015, sinuspindi ang lahat ng oil explorations activity sa West Philippine Sea habang umuusad ang arbitration case sa International Court. Jointly exploring in the South China Sea was something that even the Aquino administration was not against. It was the worsening of our relationship with China because of things that happened in the South China Sea, admittedly, which of course led to questions about, or at least the withdrawal of our willingness to be more cooperative with China as far as exploration, development, no, and all of these things that have to do with taking a look at any resources na nandoon sa South China Sea, which led to China basically deciding that we can't talk to the Aquino administration. 2016, nang maging Pangulo si Duterte, naging positibo ang pananaw ng Pilipinas sa posibilidad ng joint development sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo. At kalaunay, pinayagan muli ang mga oil and gas explorations ng mga oil companies sa West Philippine Sea. Taong 2016 rin nang lumabas ang ruling ng arbitration case pabor sa Pilipinas na mas lalong nagpatibay sa claims at sovereign rights nito sa West Philippine Sea. At noong November 2018, nagkaroon ng Memorandum of Understanding para sa joint development on oil and gas sa South China Sea. Nilagdaan ito ng bumisita sa Pilipinas si Chinese President Xi Jinping. Sa magiging joint development na ito, parehong magkakaroon ng pagkakataon ng China at Pilipinas na gulagurin ang disputed area sa South China Sea. Nakasaad dito na parehong kikilalanin ang soberanya at maritime rights ng dalawang bansa. Pero ayon sa mga eksperto, hindi sasapat ang dalawang pahina ng draft ng joint agreement para sa ganitong uri ng joint exploration. Magbubukas lang daw ito di umano ng pagkakataon sa China na muling makapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So ibig sabihin, we cannot do it without them at all. And that means na our development of our own petroleum resources has to be given the go signal by another country. So yun yung implication on if we agree to this idea. Mula nang lagdaan ang MOU noong 2018, wala pang nangyayaring joint exploration sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng di umano'y good relationship ng China at Pilipinas. Since 2018, right, nothing has happened on the Philippine side as far as that issue of exploration is actually concerned. As far as I know, up until these meetings stalled due to the pandemic, there was no specific agreement yet reached on any specific joint exploration or joint development project. So hanggang sa ngayon, there has been no action in accordance with that MOU. Nitong 2020 lang na lift ang moratorium para muling makapag-explore sa West Philippine Sea ang mga oil companies.
At sa ngayon, nasa pag-uusap pa rin ang technical aspects ng joint exploration ang dalawang bansa. There are two aspects to it. Parang yung post-signing ng MOU. Yung first is political in nature. Parang dito pumapasok yung actual agreement on the question of yung legalities, yung policy that frames the understanding of the two governments. There's a technical aspect to it too. Kasama dyan, i-designate kung sino yung private corporation that's going to actually conduct the actual exploration, the joint exploration, working together on the Chinese and on the Philippine side. It was Forum Energy that was actually designated as the Philippine counterpart at the technical level. Sa joint exploration na ito, private companies ang magiging involved sa actual exploration. In theory, the governments aren't going to be invested kasi ang involved lang dito ay private entities. So you can understand kung bakit maingat din ang Forum Energy kung sakali. Because it's their money, it's their investment that's actually at stake. Since the government is backing up, the question that might come out would be, ano ang obligations ng gobyerno in the event that the private corporations are unable to actually meet up yung mga financial obligations nila. Kaya importante yung technical side ng POR before eventually we get to the political side. Kung sakaling matuloy, malalaman natin kung ano yung mga nandoon. What are the resources that are actually available? And what is it that we will be needing in order to access those kinds of resources? Ayon sa analysis ng China ASEAN Research Institute ng Guangxi University at ng Hainan University, may mga nakikitang dahilan kung bakit hindi pa rin natutuloy ang joint exploration. Una, magkaiba ang kahulugan ng bawat bansa sa joint development. Para sa China, ang joint development sa South China Sea ay exploration, exploitation at utilization ng mga resources sa mga bahaging may overlapping territorial claims. Habang ang Pilipinas naman, nakatuon sa resource exploration lamang at hindi sakop ang Calamian Islands. Maayang tumatagal kasi nga nag-negotiate pa on what the terms of reference will actually contain. Pangalawa, magkaiba ang legal basis ng dalawang bansa. Ang noon pa man daw na ginagamit na basehan sa exploration ay UN Charter Principle of Cooperation at Obligation of Negotiation. Pero dahil sa Hague ruling na pabor sa Pilipinas, nakita rin itong legal basis sa gagawing joint development. Hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling kaya't hindi nagtutugma ang basehan ng parehong bansa sa kung anong parte ng South China Sea ang kailangan i-explore legally. Ano yung legal obligations under the MOU of the two countries, of the two governments? Is joint development all-encompassing in terms of what is going to be conducted or are we just talking about exploration? They know that China's idea or China's concept of joint development will require us to give up our exclusive rights and entitlements to these resources, then tama lang na mag-oppose siya sa ganong klaseng joint development. At pangatlo, pagbabago sa bilateral perspective lalo na ng Pilipinas. Nang maupo si Pangulong Duterte noong 2016, naging focus na ng bansa ang cooperation. Habang arbitration naman ang isinusulong ng dating administrasyon ni Pinoy. Sa ngayon kasi, di ba, we want to be open to all partners, all possible partners. No? Walang exclusive na rights, kumbaga, ang China. This is not an issue just between China and the Philippines. That's why we keep on talking about the idea of multilateral because the Vietnamese are also involved, the Malaysians are also involved, as well as Brunei. Right? So, as we settle our bilateral disputes in China, as the Chinese actually insist on doing, the question is, okay, how does that affect our negotiations with Malaysia, for instance? Paglilinaw ng mga eksperto, wala pang joint exploration na nangyayari. Pero what's visible? Ang presence ng China sa mga islang bahagi ng Pilipinas na hanggang ngayon ay patuloy na lumalawak. They want these islands. They believe that these islands are theirs. Everything that they've been doing, especially in the last decade, has all been intended to ensure that eventually they recover all of these islands. Kailangan di umanong malaman ang totoong intensyon ng China sa West Philippine Sea sa level pa lang ng pag-uusap ng dalawang bansa. Kailangan rin pagtuunan ng pansin ang maaaring maulit na mga insidente ng pagbabawal sa mga Pilipinong mangisda sa West Philippine Sea. Ang mga illegal na fishing activities ng China at ang pagsira sa mga coral reef o ang pangunguha ng mga endangered maritime species.
pati na ang maaaring pangingialam ng China sa mga Philippine supply vessel at patrol aircrafts sa West Philippine Sea. Maging ang reklamasyon at militarisasyon na ginagawa ng China na maaari nilang mas palawakin kapag hindi ito napag-usapan sa kasunduan. The Philippines is the one that is lawfully entitled to explore and exploit these petroleum resources. China has no legal right. There is no possible legal justification for China to interfere in the exercise of the Philippines' rights and entitlements. Sa West Philippine Sea pa lang, kaya nang mapakain ang 1.6 hanggang 2.3 million Filipinos kada taon. Kaya't hindi dapat hayaang mawala sa atin ang yamang ito. J. Lord Bade, GMA News.